Natin patagalin to, men. So, aray ko, putya. Putang ina, aray ko. Aray ko, putang ina, po. Let's now move forward sa ating draft pick, mga brother. So, ayan, tama naman, no? Napagpalit ko naman ng tama yung pangalan, yung logo. Okay naman, no? Diba? Wala nang problema. So, ito mga brother, sa blue side naman natin ngayon, mga brother, ang ating team roster. Then, sa red side naman, mga brother, lipat naman doon ang team synchronized. So, tignan natin. Sana na-fill out na ng synchronized yung gameplay na ginagawa dito ng team ng team roster, no? So, lamang pa rin sa bracket nila, mga brother, 3-0, naka 3 points na ang ating Wit and Friends. 1 point na ang meron ang team roster, no? So, yun na, mga brother, tingnan natin. Second game, mga brother, 1-0 lamang ang team roster dito. Grabe tong tournament, ang haba, ang puta. 4 hours na and running. After neto, meron pa tayong last game, no? Ayoko na mag-road to 10k na nakakahilo, mga brother. Tangin, after neto, matutulog na lang ako agad, putya. Pasok pa ako ng umaga, mga brother. So, ito, they went for the ban, Louis. Then, ban, Tamos, and, so, they ban the, the sightings na pwedeng ma-secure ng kapila, no? So, I'm guessing they will go for a Uranus. Guessing, ha? I'm not so sure, mga brother, pero I'm guessing. Paano pag pares 3-0? Ano mga brother? Hindi mag 3-0 lahat kasi after neto may laban pa sila Wit and Friends and Synchronized. Pero pag dadag 3-0, ang average, total average, mga brother, ng performance nila, total ko lahat yun. Makikita ko sino pinamataas, pinamababa, tanggal. Ayun yung tie-breaking system natin. So yan na sinasabi ko, diba? Uranus has been picked dito for the side of roster, no? They want to secure the sustained side lane dito coming from the Uranus, no? Inunanan nila sila Lewit dahil they've seen how Uranus was used yesterday. So tingnan natin kung anong magiging pick dito on the side of pero yan, Joehead, then we have Esmeralda. So sinigurado nila na hindi mapartneran pa ng maayos na side lane dito ang ating Uranus, no? Still, they will still go for the lake, mga brother. I guess they can just go for the Claude, mga brother, no? Very versatile pala naman pa rin naman ang Claude. Kailangan nga lang mag-farm, di ba? It just needs time na mag-farm, bigyan lang ng space, no? Now they need to go for the Atlas para meron kang crowd control, no? Kasi against Kufra na maganda ang crowd control, man. Atlas can counter that, mga brother, kahit papaano. So let's see kung paano nila lalaro ito, mga brother. Siguro naman naramdaman na nila. Punta ka lang ko, Eudora. Hylos? Kung mag-hylos sila, they should have not picked it as early as this. Dahil una sa lahat, mga brother, Hylos hindi naman maibaban. So marami pa sanang pwede, no? Pwede siya magban ng support. They can ban the Valir. Or they can get the Valir. Dalawa lang naman yan. They can ban a support. Farsa. They can ban Farsa, mga brother, dahil masyadong widely used ang Farsa ni brother Alpha Gunner. Tsaka comfortable dun si Alpha Gunner sa hero na yon. So they can ban Farsa. So they ban Selena. Okay. Your team is banning. Sa kabila, they can ban Valir. They can ban Valir, mga brother. So they ban Claude. Pwede namang Kimi sa kabila, no? Kaso Kimi mahirapan din dito sa Uranus tsaka sa Ling. Carry na naman. Pwede ang Roger. Carry, medyo mahirapan din. Naban na Boss Art. Oo nga, naban na pala yung Valero nga. Sorry. Naban na pala, tangina. Fire sa una nila. Kasi yung fire sa mga brother, dapat ako sa nila is not Selena. They could just ban the fire sa mga brother, no? So now, we have Helgert. Sarap kasi mag-bait, man, eh. After this game, inong
art talaga, putang ina ninong, delikado 'yan. Wag mo, ayan sinasabi ko sa inyo, they should have banned par, banned the fire sa mga brother dahil magaling comfortable pick 'yan ni ano ni Alpha Gunner, no. Dapat naramdaman nila na ah, maganda ang galaw niya kapag kasi nung sa lab na pinanood din, din nila yung laban ng Rostar versus the Wit and Friends report, hindi farsa doon si Alpha Gunner, hindi siya comfortable sa galaw, pero ito nakita mo naman kung paano siya gumamit ng farsa. Dapat maganda ano na lang, respect ba na lang, no mga brother, respect ba na lang, kasi magandang zoning capabilities unless si Joyet natin is mababaklinan niya ang ating ano. So ayan na Roger panel tayo mga brother, sure na sila dyan, no? wala na atrasan. So tignan natin roster dito. Teka lang, nabago ko ba? Okay, nabago. Ano, hindi ko nabago yung ano eh. Okay, let's introduce both teams again, no? So we have here for the blue side mga brother, we have Team Rostar, Ganggang for the Kufra, Gelido for the Ling, Alpha Gunner for the Farsa again, Chief Palpatine for the Uranus, and Gosen for the Masha. Whilst on the red side mga brother, we have here Team Synchronized, we have Rogbu for the Joyet, Hi-Hi for the Hylos, Rinka for the Esmeralda, and then Leo for the Roger, and then Maria for the Sicilian. Dapat Farsa eh, Apple kasi yung gabi, dapat yan binaban dito sa stream. good style dyan, okay lang yan. Baka opinion niya, no? Pero ako, I would have banned the Farsa kung kesa sa Selena, no? Kasi nakita naman nila. Plus, yung unang game din ng roster, Farsa din sa Alpha Gunner. Maganda rin ang gameplay niya doon. So, eto na mga brother, let's move forward sa ating Land of LOL, no? Pakitaan na natin to. Ano bang mangyayari mga brother? So, ito magiging ano lang. Fast buff to mga brother since meron ka. Or 1-2-2 ata setup. 1-2-2 ba? Hindi 1-2-2. So Uranus ito, tamang feeling out lang kung kaya niya ma-invade, pero hindi, inala, itutuloy ito. Ang ating, naka-retreat din naman siya, so wala rin naman kaba. Si Gosen dito tama ng gugulo lang din, no? So middle lane, tignan natin na masyadong mainit ang si Brother Haya. Alpha Gunner getting out of the mess mga brother. Mabilis lang red, mabilis lang lahat mga brother, walang kahirap-hirap yan. Early items natin, ayan, meron tayong dalawa na may, nagdelay lang ng mask, pero top lane, tignan natin mga brother, Chief Palpatine, tignan natin, Rogue, medyo delikado, Alpha Gunner, na-stand pa nga, crowd control, pero may blinker out pa to mga brother, pero naka first blood sa baba, hindi ko napansin mga brother, si Rogue, delikado, with the execute doon, coming from Chief Palpatine mga brother. Naku po, 2-0 on the side of Rostar mga brother. They need to be careful mga brother, ha. Yung side lane sila medyo napapabayaan. Importante yan, Maria has no mana anymore. Then bottom lane, tama dito ang ginagawa ni Brother Gosen. Pero he needs to back out mga brother. Gosen has flicker naman, so no need to worry. Wala pang kaba, may flicker to. Walang, may flicker to mga brother, makapag-flicker out pa yan. Tinipid na lang kasi kaya na pa naman, pero top lane damage yung hindi nakikita na patayan mga brother, ah. Napo-focus ako sa mali, pero na take down pa nga doon ni si Brother Chief Palpatine ni Brother Rogbu. Rogbu with the gameplay, pero to bottom lane mga brother, nagka-clash na Ling killing the, pero ito nakita mo yung Lewin with the Roger mga brother taking down our Ganggang mga brother. So one down, ang ganda noon, 3-2 na ang score lamang dito sa kills naman ang ating team roster, pero dalawa dikit lang halos, ah. It's 400 gold lang mga brother. So maliit pa. So possible pa dito si Roger. Kailangan lang maging aggressive ni Roger. Don't give time for Ling na makapag-farm. Pero si Rogue, hindi niya ata alam na nandito lang ang ating Ling. Pero he will just take the crap mga brother. Pero ito, ganda na ejector. Coming from Brother Rogue. Tingnan natin mga brother. In the middle lane, medyo delikado si Brother Hi-Hi. Tingnan natin makasurvive pa ba mga brother. Ganggang, medyo nagangbang. Masama ang lagay. Ang ganda ng banat doon ni Brother Maria. Si Ling naman nandito mga brother. Kaya ba itong eject? Wala, hindi kaya dito. He needs to go get out of this shit mga brother. Ang ganda ng banat doon. At ang kunat naman ni Brother Hi-Hi. So siguro gumagana nga talaga kung bakit Hylos pick. Pero ito, Gelido, just trying to clear the minion wave. He needs to just go farm. Pero ito, magkakablo na siya. Kaya tamang mabaot na lang din. Bottom lane naman, Rinka against Brother Gosen. Medyo mahirapan niya si Rinka kasi maganda ang damage potential ng ating Masha, no? Sa ito,
Now, Turtles up, mga brother. Gosen, medyo delikado. May flicker pa ba ito? Meron pang flicker yan. Makapag-flicker out pa ba, mga brother? Gosen, naku po, with the place. At mga brother, ang ganda naman nun. Uncle Break, mga brother. Kyrie Irving style. Shit, man. Kahit quarantine, merong NBA gaming dito, mga brother. Gosen, going, getting out of the getting out of the gank, mga brother. Ang ganda ng ginawa doon ni Gosen, no? Nilito niya, mga brother. Pero dapat mag-out na siya. Be careful dahil wala pa siyang passive. Ito, nakuha pa nga turtle ni brother Link. Pero ito, ejected coming from Dwight. Then flicker out, mga brother. Rogue, medyo low HP. Middle lane naman. Nagkakaroon din naman natin. Then feather airstrike just to clear the minion wave. Wala na, mga brother. 3-3. All 3 lang score natin. Pero comment doon sa ginawa ni brother Gosen. Getting out of the gank, mga brother. Nakaligtas pa siya doon, no? That's a good, smart play po coming from Gosen, mga brother. Pero ito, normal attacks coming from brother Lewin. Ang sakit, mga brother. They need to be aggressive. If you're going to use a Roger, you need to take the early game, mga brother. Dahil pag mid game at tas lamang ang kalaban at ang core ng kalaban, mga brother, lugi na kayo. So they are now trying to invade the red buff, mga brother. Well, sa top lane, kontrolado ito. Pero pumasok pa nga Tyrant's Revenge, mga brother, by Ganggang. Pero ito, na-immobilize naman bigla ang ating Link, mga brother. Masyado atang malalim si brother Lewin. Si Lewin delikado, low HP, mga brother. Tuloy-tuloy lang, Tempest of Blade being activated, mga brother. Pero nakatakas pa doon using the Glorious Pathway, mga brother. Galito, just going back to the farm, mga brother. Then, wala na. Disengage na yung mga brother. Back to farming. Pero hindi ito. Malsama ata Tyrant's Revenge. Pero ang ganda ng second skill coming from brother Maria. Pero ang ganda ng Tyrant's Rage, mga brother. Doon from our Kupra just to get out. Ganggang secured pa. Nakakatakas pa nga. Feathered airstrike, mga brother. From afar. Ligtas din dun si brother Shiva pati. Pero ito, patay pa nga doon. Down si Lewin. Down ang panel, mga brother. Habang si Ginito, free hit lang, mga brother. Direkado si brother Hi-Hi. Down din si brother Hi-Hi. Patay ni brother Ginito. Ayan pa nga, nag-go-in pa nga. Pero may Tempest of Blade pa pala. Pero walang mana si brother Maria. Maria down, mga brother. Ringga, delikado rin. Rogue, delikado rin, mga brother. Walang mana dito. Angat. Naku po yun. May energy pa just to get out. Pero ito, naku po. Masyado atang malalim ang ginawa doon ni brother Ringga. Huwag na siya dyan sa range ng Feathered Airstrike. Nakatakas pa nga. Safe doon, mga brother. Pero gold-wise, mga brother, just 1K. Masyado pang maaga to predict na panalo na si Ganto. Ganggang charging, pero wala na, mga brother. Balik sila, disengage siya lahat, mga brother. We have the turtles now up, mga brother. Then huwag sinilang pabayaan ito. Ito ang pinamagiging problema nila dahil mapipilit na silang mag-commit sa mga clash, no? Na dahil nag-engage, lagi na nag-engage dito ang team roster. So Gosen now is just doing his thing, pero magba-back up na dito si brother Rogue sa ating bottom lane. So ito, pumasok Tyrant's Revenge plus Tyrant's Rage. Pasok na pasok, mga brother. Pero ito pa nga, tingnan natin. Pop up ang ating Tempest of Blade. Makakapatay pa ba? Glorious Pathway being activated. Wala na, mga brother. Pero yung Feathered Airstrike, pasok pa rin ba? Hindi. Walang death doon, mga brother. Pero di, mamamatay ba si Hylos? Hindi na. Hi-Hi. Nakatakas pa nga, mga brother. Hi-Hi. Hylos na nga, mga brother. Kaya pala, Hylos ang pinili niya. Kasi Hi-Hi. Hylos, Hi-Hi. Ah. Nice one. Maganda yun. Pero ito, pumasok brother delikado. Tyrant's Revenge, mga brother. Ang ganda ng pasok doon. Plus the bouncing ball. Dead. Secured na ang kill. Patay si brother Ringga, mga brother. Top lane kalbo na, mga brother. Middle lane. Tamang check bush na dito si brother Ganggang. So confident na ang galaw dito ng Rostar. So ito, tingnan natin. Rogue, medyo delikado. Pero wag na lang pasukin ito ni brother Gilito. So kasi delikado siya. Pwede siyang ma-ejector dyan. Pero kailangan ng backup dito ni brother Rogue. He needs someone to back him up. Hindi natutuloy ito ni brother ni Link. Pero ito, Tyrant's Revenge na naman from brother Ganggang. Mga brother, si brother Lewin just clearing the minion wave. Pero top lane, secured na secured ni brother Shield Palpatine. Alam niya na, kaya-kaya niyang Esmeralda kahit medyo lugi siya sa shield, mga brother. Pero hindi pala, mga brother. Brother Maria, nag-miss ang kanyang second skill. Pero ito na sinasabi natin, patitake pa na na SS being popped off. Plus, the Glorious Pathway. Plus, si Lewin nandito, mga brother. Tignan natin, may susunod pa ba? Hindi na, disengage siya lang, mga brother. Masyado makunat si Shiv Palpatine. Sayang kanilang oras, mga brother. Ayun na nga, Tyrant's Revenge plus the Tyrant's Rage. Pumasok pa nga plus a Feathered Airstrike. Sa likod pa naman, nandun si brother Gilito with the Tempest of Blade. Pero delikado dito si Shiv Palpatine, mga brother. Low HP, boom, Falling Star Moon. Done! Patay doon, Gosen. Medyo delikado, pero Tyrant's Revenge, naka-charge. Wala, mga brother, disengage siya ulit. Muntik na mamatay si Gosen, pero ang ganda ng pasok lagi ng Tyrant's Revenge plus the Tyrant's Rage plus the Bouncing Ball. Ang ganda ng pinapakita dito ng performance si brother Ganggang with the Kupra. Nice move yun, mga brother. Ngayon, the problem is yung psychological warfare na binibigay dito ng ating Kupra. Kasi, alam mo yun, nakakahuli ka lagi. Out of nowhere, bigla ka na lang lalabas.
So yung psychological warfare na pinidigim sa kanila, natatakot na sila basta-basta umabante. No, ito pa nga delikado, brother. Hi, sinasalo. Feather Airstrike na sa bouncing ball. Nice one. Nice move, brother. Ganggang. Doing sting, mga brother. Plus flicker out, mga brother. Lewin. Tamang back out lang. Delikado na sila dito. Foreman, backing out. Tapos, sticker lang dito si brother. I told you, mga brother. They should have banned Farsa. Farsa, si Farsa nagiging problem nila, mga brother, no? For me, ah, kasi yung zoning plus, nakita nyo, mga brother, pag pumasok si Ganggang, yung kufra natin, lagi nakaabang na at nakaredy na ang feathered airstrike. So, dun pa lang, kahit wala pang help together with the link, with the core, kayang-kaya nila, no? So, they just need to defend this, mga brother. They just need to defend this. So, tignan natin ang mangyayari. Let's do an item check na, mga brother. So, ayan na. Masyado na masakit. Feather airstrike na naman. Ang sakit na naman ang pinapakita nila, mga brother. So, ito na ang items natin so far. Top lane, nangyayari. Ano nangyayari, mga brother? Rogbu, killing ng Gosen. Pero ito, nag-chase si brother Shippal pati sa ating Rogbu. Si Rogbu medyo delikado. Ayan na, tingnan natin. Ejector coming from Joy. Pero walang energy dito si Gosen. Ay, si ate brother Gilito. And then, masyadong malalim ata si brother Ganggang. Pero nag-antay lang siya na setup. Tyrant's Rage being popped off, mga brother. Pero free hit coming from brother Leo. Medyo masakit. Si Shippal pati tamang nanggugulo lang sa backline. Pero ito, secured na nga. Patay ang ating Kumra, mga brother. Pero maralim dito masyado si brother Gilito. Pero may blue yan. Manigurado yan. Meron din Tempest of Blade, mga brother. So, kayang-kaya mag-go-in. Tempest of Blade being popped out, mga brother. Patay din ata si brother. Brother Haya ay patay, mga brother. Rika, medyo delikado dito. He needs to back off. Ito na ang sinasabi ko na problema rin nila. Shift Palpatine. Problema nila yan, mga brother. Dahil using the Uranus Rogue, medyo delikado nga naman, mga brother. Sinichase lang siya ni brother Shift Palpatine. May ejector niya ba? Hindi niya na na-ejector. Kayang-kaya na patayin. Ah, meron pa. May natira pa doon. For the ejector, mga brother. Nice move doon coming from team. Brother Rogue. Just to get out, ah. So, tingnan natin, ah. Naka-oracle na. Naka-breastplate na. So, ano to? May pang-regen pa siya. Tsaka lifesteal ng ano. At delikado patay! Pa nga pala! Naku po, hindi ko napansin doon. Habang tumitingin ako sa ating items. Down ng ating panel. For the side of synchronized, mga brother, down dito si brother Lewin, which is the Roger. So, yan, mga brother, delikado na. Ang sama na nalagay. Masama na lagay talaga dito ng team synchronized, mga brother. They need to regroup at least. Kasi, they need to set up a plan. Pero masyado ata malalim dito, mga brother. Tingnan natin. Masyadong malalim dito si brother Rinka. Rinka, will he get out? Hindi na, mga brother, secured na. Level 1 Lord will be secured by team Rostar. So, natuusiro sila ng Withered Friends Reborn. Hindi sila papayag na na ganito, na they will go down with this kind of tournament, mga brother, no? So, yan, maganda ang pinapakita nila. Now, they are going for a possible 2-0 for this match, mga brother. Ayan ang sinasabi sa inyo, the falling star, the feathered airstrike, mga brother, kung gano'ng kasakit. The feathered airstrike is very damaging on sa long range mo, you cannot touch Farsa. Pero ito, pumasok pa nga, brother Rogue, medyo delikado. Ayan, ang ganda ng Tempest of Blade, mga brother, hi, with the Glorious Pathway, patay rin, mga brother. Ayan na, minsan sabi ko na falling star mo, damage from the outside, mga triple kill, dito si brother Gilito, deads na ang tatlong members ng team, synchronized, mga brother, and they will secure the game, mga brother, which 2-0 na, Maniac pa, gusto pa sana masavage, down na dito, mga brother, 2-0, Rostar, in favor of Rostar, mga